Hello guys, good day. Ang gagawin ko po ngayon ay magpapalit ng fuel cap. Fuel cap ng motor. Ito po, fuel cap. Ito, dahil ay pupugak-pugak na itong motor. Mag-overflow na. So, ito po, bagong bili. Mga gamitin, fuel cap, papalitan ko. Yan po. Ito po ang tinatawag na fuel cap. So, gagawin ko po ay kakalasin itong mga fairings dito para matanggal yung fuel cap dahil yung fuel cap dito ay natatakpan itong fairings dito. So, tatanggalin muna po itong mga fairings dito. Sama to, sama para ma-adjust. So, isimulan ko na po. Ito, tanggalin muna. Tatanggalin ko muna to. Jeez! Dito sa bracket fuel cap pambiga. So ito ito guys, kailangan ano, tatas tong hose mamaya kasi bubuhos yung ano eh, galing sa tangki ito, galing tong tangki. Ito, papunta naman dito sa carburetor. Ito naman, ito yung vacuum. Vacuum. So, tatanggalin ko muna ito guys. So, itong vacuum. Kasi, medyo nag overflow na. So, titingnan natin kung ako. Naman guys, kailangan muna itas to. Kasi medyo ano to. Madali lang pagkabit nito. Ito guys, tatapon na guys eh. Tatas ko muna to para hindi masyadong matapon. Wait lang muna guys. Guys, patas na. So, tanggalin ko muna ang hose. Iba talaga yung hose nito. Hindi original. Pero dito, maliit guys. Langit. Pus mo muna ang bit. Maluwag tong ano nya eh. Hindi masyadong parehas ng ano. Ito malaki. Itong original. Order na lang ako ng original na ganito. Pangit itong replacement. Magmumodify pa ako nitong clip. Ito. Para hindi tumagas ang gas. Titingnan ko guys kung hindi tumagas. Dahil pag tumagas,
bibila ko ng bagong hose. O kaya yung dudugtong ko lang yung maliit dito tapos dugtungan dito. Isa pa. Utol. Utol na. Subukan ko kung walang takas to. So, kakabit ko na ulit guys. Tingnan lang mag ano, magpalit ng fuel cap. Bibili pa ako ng ganito. Mas maganda. Bago yan, kabit ko muna itong connection nya. Tapos itong vacuum. Ito guys, vacuum. Tapos itong clip. Balik. Wait muna. Nung oras na ba? Guys, yan na, walang dagas to. Vacuum. Ayan ito. Then ito bracket. Wala sa videographer ko si Safar. Shout out Safar. So ikpitan na natin guys. Yan, nang tagas. So titingnan natin kung mag-start.
Ito guys, nakabit na yung ano. Okay na. So, babalik ko na yung pairings para matesting na to. Kung pupugak-pugak pa to, hindi na. So, ganun lang paggagamit ng fuel wheel cap. Kung paano magpalit ng fuel wheel cap. So, wala namang leak. Ayos na. So, sana magtakal to. Pero bibili pa ko na yung ano, yung mas maganda nito yung original. Kasi dito ma-late yung ano niya eh. Yung connection niya dito sa house. Dito okay lang naman saka yung sa vacuum. So, yan lang guys. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo kung paano pag papalit ng fuel wheel cap ng motor na pupugak-pugak at nag-overflow dito sa carburetor. Gustong sabihin, tuloy-tuloy na yung daloy niya dito. Kasi ito, tuloy-tuloy lang daloy niya dito pag naka-under yung makina. Pag nakapatay yung makina, stop din siya. So, hindi siya mag-ano. Hindi siya mag-overflow dyan. Kaso, sira na yata yung luma. Kaya nag-overflow na. Kaya pupukupukin na duminsan. Naano na yung ano, yung kuryente niya. Na tatabunan na ang gasolina. Madaming na absorb na gasolina papunta doon sa combustion chamber. So, yan lang po guys. Thank you. Thank you for watching.